kotse ba? Feel kotse na. Hindi namang kaila sa kahit sino na maraming klase ng sasakyan sa Metro Manila. Kita naman natin yan sa araw-araw na traffic. Pero kahit ilang uri pa yan at ilang pangalan from different brands, ang mga driver niyan ay may pagkakapareho. Siyempre, nandyan ang mga pasaway, pero meron din namang mga santo na dapat tinutularan. Parang nung nag-aaral lang kayo, di ba? At yan ang ating tatalakayin for this top list of 10 kinds of drivers on the road. Para naman maharap sa inyo ang salamin at magtino ang ilan. Siyempre pa, like this video and subscribe to our YouTube channel dahil ang hindi mag-subscribe ay hindi mabibigyan ng Christmas ham sa Pasko. Number 1, the promoted. Ito ang mga dating driver ng public utility vehicles tulad ng jeep, taxi at bus at na-promote into driving cars, either private car or semi-private tulad ng mga TNVS. Ang ibig sabihin ng TNVS, Transport Network Vehicle Services. Wala namang masama sa ganito at syempre nakakatuwa pa nga na sana mas mataas ng sinasahod nila. Yun lang, may ilan-ilan pa sa kanila na dala-dala pa rin ang bad habits from their public vehicle life. Hilig gumitgit, sobrang bilis magpatakbo, biglaan ng preno, tapos yung sakit nila na gas brake na ang sakit-sakit sa ulo. Nako! Kung sa taxi at jeep, okay lang sa inyo, magasgasan ang dala nyong sasakyan. Sa private cars, hindi na uubra yan. Kaya maghinay-hinay na kayo. Number 2, Hakeem. Named after the leader in block shots in NBA. Ang mga Hakeem, ang driver na ayaw magpasingit kahit ano ang mangyari. Bukod sa Hakeem, medyo sakim din sila. Medyo naintindihan ko ito kung kunwari, doon sa mga underpass sa EDSA, tapos ikaw pumila ka ng matagal, then may isang asungot na galing sa outside lane, dumiretso hanggang dulo para sumingit. Eh kahit ako, hindi ko pagbibigyan yung mga hayop na yun, magulang na yun. Pero yung mga instances na kunwari biglang may road blocking, kailangan mag-change lane para makausad. Aba, ayaw magpadaan. Boy, alam ba ibig sabihin ng zipper merge? Yung iba naman, kala mo casual driver na malaking space sa harap. Pero, pag nag-turn signal ka, nako, biglang aarangkada para di ka makalipat sa linya niya. Napaka-territorial, kala mo, inihian niya ang buong kalsada. Number 3, the non-conformist. Ito yung best friend ng mga enforcer eh. Mga atat na nagsisimula ng counterflow pag may traffic. Pag nahuli mo, sasabihin pa, o bakit yung mga motor, hindi nyo hulihin? Alam na ang mali, ginaya pa, tapos i-justify pa. Galing nga naman ng mga Pinoy. Notorious din ang mga ito sa highways at rural roads. Sinabi ng huwag dadaan sa shoulder lane. Sige pa rin. Ano ba yan? Number 4, Alpha SUVs. Ito ang isa sa pinakamarami sa kalsada. Feeling ko, kaya din madami may gusto ng mas malaking sasakyan, para lang hindi sila mabuli ng mga ito. Mga SUV drivers na feeling hari sa daan. Kahit maliit ang espasyo sa harap mo, pipilitin niyang pumasok sa lane mo. Anong turn signal? Malaking SUV ko. Sakto lang takbo mo? Nako, di nila trip yan. Overtake ka nila with matching brake check pa. Nako, lakas pa niyang pumarada sa bike lane o haharang sa sidewalk. Siguro hindi masyadong marami ang wins niyo sa buhay, no? Take look naman pag luxury car ang nakatapat. Number 5, roadrunner. Ito yung mga good boy na 9 over 10 lang kasi sumusunod sila sa batas. Nagpapadaan ng pedestrian, hindi sumasakop ng bike lane. Yun lang, sadyang mga mabibilis magpatakbo. Laging inaalam ang speed limit ng bawat kalsada at sinasagad ito. Sa expressway, naku, huwag kang mag 80 kilometers per hour sa left lane dahil pag sila ang nasa likod mo, tatutak na busina ang aabutin mo. Number 6, racer. Ang mga racer naman ang kapatid ng roadrunners. Mabilis din sila magpatakbo pero hindi lang yun. Hilig pa nilang mag-overtake palagi. Kung naka-manual, tuwang-tuwa pa yan magda-downshift. Sa automatic naman, hilig niyan mag-shift lagi into sport mode anytime makakuha ng overtaking opportunity. Magdadahilan pa yan na ligtas naman daw ginagawa nila at sanay na sila. Matagal na silang nagmamaneho. Masyadong mabilis.
Ito pa, pag nag-orange sa stoplight, bibilisan agad. Ano ba yan? Kasaway. Number 7, SNS. Tunog K-pop group, no? Pero SNS means slow and steady. Hindi pero may mga driver na gumagawa nun. Minsan sa lumpangan ng kotse. Sila ang kabaliktaran ng roadrunners and racers. Yun lang, minsan makikita mo sila sa highway na naka 60 to 70 lang sa fast lane sa kaliwa. Sa city naman, minsan 30 takbo niyan sa gitna ng Commonwealth kung saan 60 ang limit. Pero wala tayong magagawa sa kanila pag nasa city kasi technically, nasa limit sila. Yun nga lang, kung two lane naman in one direction, sana tumabay kasi alam mo na, marami nagmamadali. Number 8, Courage the Cowardly Dog. Naalala niyo ba yung palabas sa Cartoon Network, yung pink na matatakutin na aso? Basically, sila to. Masyadong anxious sa daan. Naalala ko kasi yung isang driver na lumabas lang sa parking ng Starbucks tapos yung kotse niya, walang tint. Napakabagal ng pag-atras niya tapos sobrang laki ng buwelo. Tatlong lane ang kinain. Nung bubusinahan na siya, kitang-kita mo, nagpapanik na. Ganyan ang mga courage drivers. Masyadong kabado pag nasa daan. Pag nasa highway, nako, nagpapanik yan. Pag malapit na ang exit niya kasi baka lumampas. Ending, lalampas pa rin. Boy. Number 9, Island Boy. Ito, hindi lang sa new drivers nakikita. Pag mga stock ang gulong nila, wala silang masyadong pake kaya hinahayaan lang nila ang bara-bara parking. Sa maniobra naman, sinasagad nila kaya pag natatama sa gutter, ayun, nadali ang gulong. Ang pangit pero ayaw pa din nilang palitan. Saka na daw pag gumaling na sila sa pagmamaniobra, kaso ang tagal mangyari. Wala eh. Number 10, the saint. At kung may mga pasaway, meron namang mga santo. Saint sa mga sobrang bait sa daan. Sakto lang ang takbo, nagpapatawid ng pedestrian, hindi sumasampa sa bike lane. Magalang sumagot sa officers kahit na kotong attempt na. Wala kang mapupuna sa kanila bukod siguro sa minsan masyado silang matagal bago maglinis ng kotse. Pero at least, di ba, hindi sila pasaway sa kalsada. Kikita pa ang car wash. At yan ang 10 common drivers in the Philippines. May iba pa ba kayong mga na-encounter? I-comment nyo lang sa baba para makita namin at maging aware kami. At syempre pa, mag-subscribe sa aming YouTube channel para hindi kayo maging number 11. Yung mga pangit na driver. Hindi. Joke lang. Mga driver na nanonood sa Philkotse pero hindi nakasubscribe sa channel. Oo nga, ang pangit na ugali nyo. Baguhin nyo yan. Paano ba yan? Kita-kita lang tayo sa susunod na video. I'm your host, Tani Chi, ang yung senpai ng turbuhan na nagsasabing i-follow ako sa aking mga social media channels. Kompleto ako niyan. At syempre, meron akong podcast, Underpaid with Stanley Chi, sa Spotify and Apple Podcast. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video, dito lang sa Philkotse. Bye-bye! Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!